So, yung good day mga tol, no? Ngayong araw ay sasagutin ko lahat ng mga katanungan nyo sa comment section, no? Na based lang sa experience ko at knowledge ko about kay Foodpanda, no? Kaya tara, let's go! So, ito first question galing kay Binayan Allen James. Maganda pa rin ba pumasok sa Foodpanda ngayon, boss? Tsaka pwede ba yan sa American student? Magandang tanong, ha? Para sa akin mga tol, is maganda pa rin naman kay Foodpanda ngayon, no? Depende na lang sa inyo talaga yung mga tol na kung gano'ng kakatsaga, kasipag, tsaka kung maganda ba ito sa working student mga tol, no? Para sa akin isang malaking yes, no? Kasi dito, hindi lang working student ka, siyempre nag-aaral ka, tapos nag-work ka, di ba? Yun naman yan. Mas maganda tong Foodpanda, no? Kasi hawak mo dito yung oras mo, kaysa mag-fast food ka, di ba? Kasi sa fast food, may tamang oras ka lang pasok at uwi, di ba? Dito mga tol, kung kailan mo gusto pumasok, kailan mo gusto umuwi, pwede. Kaya as working student, pwede to. Napakaganda nito. So kung tinatanong nyo ako, kung maganda pa ba ang Foodpanda ngayon, para sa akin is oo mga tol, no? So yun, sana nasagot ko na maayos. Next question tayo. Ito galing kay Michelle Cabral. Yeah, ilang days bago mag-message si Panda? Kung may trabaho ka na ba? Masasabi ko dyan mga tol is depende pa rin niya kay Foodpanda, no? Kung gaano niya katagal ipoproseso yung pinasan yung application sa kanya, no? Meron 2 days, 3 days, meron naman kinabukasan, hard na. Kaya nakasalalay pa rin kay Foodpanda mga tol, no? Kung kailan niya kayo i-approve or i-hard. Kasi kung tama naman yung mga sinad niyang requirements, kompleto naman, di ba? Tapos na process na maayos. Kasi minsan marami rin nag-a-apply kay Foodpanda eh. Kaya siguro tatagalan yung proseso. Kaya, pero kung mga 1 week na, or like 2 weeks, 3 weeks, di pa rin nagtetext, try nyo mag-apply ulit ng panibago mga tol. No? So, try lang ng try, wala naman mawawala mga tol. Subok lang ng subok. So, next question tayo. Ito, next question, galing kay Ivan Campos. Di ba yan makikita sa checkpoint? Siguro yung video ko nung ito, yan, yung video ko ng paano mag-apply kay Foodpanda ng non-pro lang. Masasabi ko dyan mga tol is, siyempre pag na-checkpoint ka, tapos nalaman non-pro ko lang, tapos delivery rider ka, siyempre huli ka dyan mga tol. Kasi kailangan is professional yung license mo, no? So, depende na lang sa'yo yan mga tol, no? Kung paano nyo didiscard yan, o kung gusto nyo pa rin pumasok kay Foodpanda, no? Kahit non-pro lang kayo. Kasi sa inyo pa rin yan eh, kasi ako naman, binigay ko lang kayo ng suggestion or tips kung paano ba mag-apply kung paano ng non-pro, diba? So, gusto ko lang din naman tumulong sa inyo, no? So, nasa sa inyo na yan kung susubok mo kayo or kung paano nyo didiscardihan, no? So, yun mga tol, syempre may huli. Ito, next question, galing kay John Lloyd Porillo. Tol, pwede ba kahit yung TIN number lang na nasa form pa lang? Siguro wala pa siya yung TIN ID. Para sa akin mga tol is pwede, no? I-try mo lang, no? Then pag picturean mo lang yung form mo ng team, then yung form na yon, pag nag-apply ka kay Foodpanda, then pag nakahingi siya ng picture ng team ID mo, yun yung i-upload mo, yung form mo ng team ID. Then pag nakahingi naman ng number ng team ID mo, isulat mo lang yung number mo doon, number ng team ID mo. So yun, okay na siguro yun, no? Wala naman mawala kayo try mo mga tol, no? Kasi malay mo, pwede pala, di ba? Tapos di mo sinubukan. So, di mo malalaman siya, go. Kapag hindi mo sinubukan. So, para sa akin mga tol, try mo lang, pwede yan. Ito, galing kay Lance Villacarlo. Sir, good day. Pag-copy ko po sa link, tapos nag-fill up na ako, sir. Tapos pag-submit ko, sabi doon, nagkaroon ng error sa paglikha ng profile. Paano yan, sir? Siguro sinasabi mo, sir, yung parang ganyan. Yan. Kasi yung isang araw, in-apply ko yung account ng tropa ko, nag-ganyan din, no? Ang ginawa ko dyan mga tol is ni-refresh ko lang na na-refresh yung apps, then click ko ulit yung link na binigay ko dun sa video ko. Ayan, i-attach ko dyan sa screen. Ayan yung mga link. Dalawa na yan. Pwede kayo mamili dyan kahit anong link na yan. Or ilalagay ka na sa description. No? Ganun yung ginawa ko. Then, refresh ko. Then, nag-error pa rin siya. Then, ang ginawa ko, gumamit ako ng ibang SIM card. Ibang SIM card naman ginamit ko pagka-apply ko. So, yun. Nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa nasubmit ko. Tapos yun, okay na siya. Ganun lang, gamit lang kayo ng ibang SIM card pag ayaw gumana or i-refresh nyo lang yung browser. Kaya mga tol, sana nasagot ko ng maayos. Ito galing kay Jansky0016DC. Boss, pa-update naman ako paano pagbago gawa ako. Paano yung oras ng kuhanan ng schedule ko? Para try ko sana.
Siya, nakakuha na ng schedule mga tol, is by batch ang kuha na niya. Depende sa batch niya kung anong batch kayo na. Siya, ni-attach ko lang sa screen kung anong oras yung mga kuha na ng mga batch niya. I-screenshot nyo na lang mga tol na para matandaan nyo ito. So, sana nakatulong mga tol. Ito, galing kay Laro ni Ponyo. Idol, malaki ba difference ng bike rate at motorbike? Balak ko kasi mag-food panda rider. Kaya na papanood ko mga videos mga thanks. So, na maraming salamat sa iyo tol, sa inyo, sa panonood nyo. Siyempre mga tol, no, mas malaki yung rate ng motor rate kaysa sa bike rate. Mas malaki talaga yung difference niya. Pero may mga times naman na kahit motor rate ka na, yung pumapasok na rate sa'yo is pang bike rate. Nagets niya mga tol, kasi minsan talaga ganun kapag walang rider na. Tapos yung pumapasok sa'yo is pang bike rate, kahit motor rate naman yung account mo. Kapag walang mga rider masyado, no. Tapos malapit lang din yung deliver mo, no. Depende ka rin yan sa kilometers na tinatakbo eh, kung gano'ng kataas yung rate na inumayos sa'yo. So yun, yun lang. Sana nasagot ko ng maayos mga tol. Ito, next question galing kay Peace Moto TV. Pwede ba boss sa ibang tao na bumili ng Foodpanda bag kaysa sa shop ng Foodpanda? So yun mga tol, no, kung may account ka na, pwede naman sa ibang tao ka lang bumili ng bag. Kasi mas mura kapag sa tao lang eh. Kasi kapag kay Foodpanda ka bumili, ito yung mga price niya, no, medyo may kamahalan. Yung big bag yata na sa may mga 2,000 plus yung price. So mas maganda, mas makakamura ka kung sa tao ka kabibili. Pero depende pa rin yan eh kung nag-inbox sa'yo si Foodpanda ng ganyan na kailangan bumili ng ano niya sa shop niya. Ang masasuggest ko lang, bumili lang kayo kahit t-shirt lang, isang piraso lang. Kasi basta hindi kayo nakabili sa shop ni Foodpanda, maaaring ma-offboard yung account niyo, no? Or hindi niyang magamit, hindi niyang mabuksan. May ganun talagang incidents na nangyari. Kaya kailangan nyo bumili kung sinabi ni Foodpanda. Tapos i-screenshot nyo katunayan na nakabili na kayo, then i-ticket nyo sa kanya. So yun lang mga tol, no. Yun lang yung mga katanungan ngayon. Sana nasagot ko na maayos ng mga tanong nyo. And kung may katanungan pa kayo about kay Foodpanda, no, i-comment nyo lang mga tol. At sasagutin ko yung based lang sa experience ko at knowledge ko about kay Foodpanda, no. So yun lang mga tol, no. Ride safe all. Sana ma-hard na kayo kay Foodpanda. Let's go!